So yun guys, no, naghahanap ako ng gagawin kasi wala akong magawa ngayon. So nakita ko yung ano, kung maalala nyo yung, di ba, meron ako mga LED modules. Meron pang mga natira. Madami pa ako natira. Pero yun nga, yung kaibigan ko kasi, nakita niya yung video. Tapos sinabi niya bakit daw yun yung ginamit kong ano, yung lalagyan ng modules na to. Kasi wala nga makita, kung ano lang naman kasi makita ko dito sa bahay. So yun, dinalan niya ako ng ano, dinalan niya ako ng metal faring. Faring pulling. Basta ito yung ginagamit sa ceiling, itong metal na to. Pulling yata to. Parang ganun. Yan. Ngayon, ito yung magiging case natin para dito sa ano. Babaguhin ko lahat ng ginawa ko noon. Yung di ba may ginawa ko sa ibabaw na nilagyan ko ng mga plastic modules. Gagawin kong metal na ganito. Kasi mas maganda naman talaga siya. Mas presentable. Yung iba nga ginagawa pa ng ano tayo, nilalagyan ng kulay black. Pero ito gagamitin ko. Ito lang kasi okay na sa akin yung gantong kulay. Ito yung ginagamit sa mga ceiling. Tapos nilalagyan nila dito ng yero, di ba? Kung alam niyo yung construction, sa ceiling ito ginagamit. So manipis na metal siya na parang galvanized iron. Na magaan din, magaan siya. Yung marami siya sa akin binigay eh, mga ano eh, 10 feet yung binigay niya na ganito. So pinagputol-putol ka na, sakto sa tank ko, 2 feet. Kasi yung 20 gallons, 2 feet yun eh. So ito 2 feet to, for 20 gallons. Tapos meron din ako mahaba na 6 feet, para doon sa custom tank ko. So napakita ko sa inyo guys kung paano gagawin natin dito. Madali lang naman to, siguro nga nakakita na kayo ng ganito eh. Pero pakita ko pa rin sa inyo. Tsaka nga pala, may binigay pa sa akin yung isa. May binigay siya sa akin yung LED strip. Ayan. Haba yan. Tapos, itong LED strip na to, meron na siyang balas. Diretso saksakan na 220 volts. Ayan, 220 volts na. Diretso na siya. Ngayon, mahaba to. Isang roll to eh. Pero ang binigay niya sa akin, 2 meters lang. Ayan, 2 meters yan. Ayan. 2 meters yan. Ngayon, sakto to sa custom tank ko. Ito na lang ilalagay ko. Marami siya nito kasi ano eh, nagko-construction sila ngayon ng ano ng bahay. Meron siyang yung mami niya ipapaba ng bahay. So marami silang ganito. Binigyan ako ng konti. Ayun, mas maganda 'to gamitin, tsaka mas madali ito ano. Mas madali ito install kasi diretso lang siya. Tsaka mas marami siyang LED. Kung makikita niyo 'yan, ang dami niyan ng LED. Kaso nga lang, siyempre, mas maraming ilaw, mas malakas ang kuryente. So kung mag-switch kayo ng ganito, malakas sa kuryente. Kesa dito sa module. Ako okay na ako dito sa module lang. So yun, pakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Unahin natin guys itong ano, LED strip. Kasi madali lang install ito. Pwede itong gamitan ng C-clamp. Alam mo yung C-clamp na may kaano, may pako. Pwede mong gamitan nun. Kaso ito kasi, dadalagay natin doon sa bakal. So ang gagamitin ko lang dito is tape. Itong tape na double tape, double-sided tape. Ito na lang gagamitin ko. Yung may ano to, yung may foam. Kasi meron ito yung walang foam, pang papel yun eh. Yung may foam dapat. So, ayan. Didikitan ko lang to. Hindi ko bubuin, magtitipid din ako. Portion by portion, lalagyan ko lang nito. Didikit ko siya dun. So, ayan. Simulan ko na magdikit. So ayan guys, ganun kadali lang naman pag yung ano, yung LED strip na yon kasi isang diretso lang siya. Tapos yung dikit niya, yung iba nga makakabili ka na ano, meron din siyang ano, meron din siyang adhesive na rin nakasama. So tutuklapin mo lang yun, didikit mo lang kung saan casing mo ilalagay. Kung maiisip mo na ganun din yung gamitin mo, yung paring din, mas madali, mas maganda. So ayan, pakita ko naman sa inyo paano yung gagawin ko dun sa mga modules. Alos parehas lang din naman yun, ilalagay ko lang siya dun sa lalagyan na metal. Tapos yun, lalagyan ko ng ano, adapter. Pakita ko rin sa inyo kung ano yung gamit ko adapter kasi ang dami rin nagtanong kung anong klaseng adapter kasi may mga nagtry din na gumawa pero alam mo yun, hindi nila mapailaw ng madami. Hindi ko alam kung bakit eh kasi
Pares lang naman kami ng adapter, pero yun nga, pares kami ng capacity ng adapter, pero hindi ko alam kung bakit hanggang 8 module lang sila. Ako kasi halos 20 modules yung ginamit ko. Malakas pa rin eh, pwede pa magdagdag eh. So yun, pakita ko rin sa inyo ng malapitan kung anong adapter yung ginamit ko. So ayun guys, pakita ko sa inyo ngayon yung ginagamit kong adapter. Nabili ko to sa electronic shop, pero meron din ito sa mga hardware, kagaya ng mga Ace Hardware, ganun, handyman. Ano to eh, universal adapter to. Marami tong klaseng dulo, pero ang ginawa ko kasi, pinutol ko na lang. Ayun o, nakaano lang siya, pinutol ko na lang. Maraming klaseng dulo to eh, pwedeng sa laptop, pwedeng sa mga electronic devices na iba-iba. Yung mga port niya, meron siyang 6 na port yata o 4. Tapos ayun, ganito yung itsura niya. Ano to, mga 150 pesos ata bili ko dito. Kasi matagal na to sa akin eh, ginagamit ko to sa guitar effects. Napapaltan kasi to ng ano, ng pole. Ito, yung negative positive napapaltan siya. Tapos ito, napapaltan din ng voltage. Ngayon dahil yung module natin 12 volts, nakaset siya sa 12 volts. Ito arrow yan eh, medyo nasira na kasi kada ikot ko yan. 12 volts, universal adapter. Ngayon, ang input nito, syempre nasa Pilipinas tayo, 220. 6/3. Itong 60 na to, hindi ko alam kung para saan to. Tapos ang output niya, ito nga yun. Ito nga yung dial na to. Iba-iba. From 1.5 hanggang 12 volts. So, yun. Ang milliamperes nito, 500. So, kung sa amperes siya, kasi may makita kayo, di ba, yung 1A, 2A. Ito, 0.5 lang to, 0.5. Wala pa tong 1A. Yung iba ginagamit nila 1A, 2A. 2A pa nga yun sinasabi kong ano eh, mas maganda eh, kasi mas malakas yun eh. Mas maraming bato ng kuryente yun. Pero ito, 500 mA lang to. So, 0.5A lang to amperes. So, medyo mahina. Pero hindi ko alam kung bakit kaya niyang mag-supply ng maraming modules eh. Kasi parang mukha siyang heavy duty. Kung titignan nyo, mukha siyang heavy duty talaga. Yung built niya, hindi kagaya ng mga cellphone charger. Yung cellphone charger nga, mas ano pa yun eh, mas mataas pa yun eh, 1A pa nga yun eh. Ito, 0.5 lang, hindi ko alam kung bakit. Pero yun, subok ko na to na 20 modules, gumagana siya. So yun, ito yung gamit kong ano. Gantong adapter ang gamit ko. Guys, tapos na tayo sa ginawa natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mahaba. Ano yan, 6 feet yan. Yung LED strip lang. Tapos dito ko itetesting yung isa, yung ano, LED module nga. Ayan. 5 module yung ginamit ko sa 20 gallons. So yun, pakita ko sa inyo kung gano'ng kaliwanag. Nayin muna natin to. Ito, saksa ko to. Pakita ko sa inyo.